It's live! Ayan, nagabalik po muli ang programang para sa mga mister na ang bida at bisyo ay serbisyo publiko. Kaya po kayo, kung kayo po ay mga mister na love na inyong mga misis at kayo naman ay handang magserbisyo, hindi lang sa pamilya at sa bayan, ito na po ang programa para sa inyo. Yes. At sigurado ko naman, partners, itong ating panahon. Itong next guest natin. Oo, talagang siya, nagpifit doon sa description. Oo, talagang ano to, public, talagang Mr. Public Service to, ng PNP, yes. No? Kaibigan natin matagal na to. Nung tayo, Jerome at Robert, ay nasa sa PNP pa. Ang PNP beat pa, no? Oo, nakakasama natin lagi ito. Ang wag natin patagalin pa, ha? Ang ika nga, ito yung nagpasimulo. Ha, nang paglunsad nitong PNP electronic booking. Yeah. Alamin natin kung ano talaga 'to mula kay Police Major General Eliseo Cruz, ang hepe ng Directorate for Investigation and Detective Management ng PNP. Yan, welcome. Magandang hapon po, General Cruz. Good afternoon, sir. Good afternoon. Magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Donald. Robert, at sa aking inaanak na si Jerome at sa lahat ng nanonood. Ayan, opo. Sir General Cruz, magandang hapon po. At alam niyo po, kami po ay sumasaludo sa ating mga kapulisan sa, yes, sa bawat inisyatibong ginagawa po ng PNP para mapabuti ang ika nga ay pagsugpo ng krimen sa ating bansa. Anyway, General, unang tanong po namin ay General Cruz, ito pong electronic booking na ito, ano po ba talaga para sa kabatiran ng ating mga kaserbisyo at mga kapatrol? Ano po talaga ang adhikain ito at ano po yung pinaka-purpose, General? Alam niyo kasi kung matatandaan niyo yung kasabihang pag meron tayong na-arestong mga kriminal sa police station, narinig nyo ba yung nagpipiano, sabi? Nagpipiano na. Kukuhanin na yung kanilang mga fingerprint. Lalagyan ng tinta yung kanilang mga daliri, yung mga hindi yung tinta na stampad, yung special ink yun ng ating mga forensic group at ating mga investigador, dinidikit yun sa isang print card o 10 print cards ang tawag doon. So yun yung record ng mga daliri, mga fingerprint ng ating mga arrested criminals na habang panahon yun ang ginagamit natin. Ngayon, mga makalipas sa ilang taon, nagkaroon tayo ng automated fingerprint identification system. Ito ay system na pwedeng ikumpara itong mga latent prints na nakuha natin sa crime scene, ikukumpara dito sa mga printed fingerprint na nilagay sa hardboard, no? So, hindi ganun ka fully digitalized and automated. Ngayon, naisip namin, meron kaming i-develop na system upang magamit itong mga heavy duty fingerprint scanner. Kung makikita niyo pag tayo nag-abroad, meron tayong mga sa immigration na officer, 'di ba, nag ini-scan yung ating mga daliri kapag pumapasok tayo sa Yes. Yung mga ganung klaseng equipment ang ating i-procure for the PNP, for the police stations, at meron ng system na na-develop itong ating Information Technology Management Service, yung ITMS. Kasi itong ating unit ng PNP na ito, sila yung mga programmer ng mga police. Gumagawa sila ng mga programs for systems na mag-improve yung ating mga serbisyo. So, nakapagpagawa ako nito sa ating ITMS, mahusay yung ating mga ITMS. At ngayon, ang kailangan na lang natin ay yung procurement itong mga magagandang kagamitan para sa ating mga police station. At alam niyo ang resulta nito ay mabilis na nating may kukumpara ang fingerprint na na-lift natin sa crime scene, ikukumpara natin sa mga fingerprint ng mga criminal na na-aresto natin in the past. At digital scanning, digital comparison, digital matching, lahat digital. Sabi nga nung ating mga taga-forensic group, sa ilob lang ng mga isang minuto, kaya na i-compare. Mabilis sa isang mundo na database. Tama. So, General, itong i-booking po natin, sisimulan po ba natin dito lang muna sa Metro Manila o sabay-sabay po nationwide? Ay, hindi po kayang sabay-sabay dahil unti-unti nating lalagyan. Kasi una, yung procurement, tapos yung pondo, paunti-unti. Hindi naman natin mai-request yung buo na ito. Kasi alam po ninyo, 1,700 police stations ang buong Pilipinas. Napakarami. Napakalaking halaga po nito. Kaya siguro, uumpisahan po natin sa mga lugar na maraming na-aresto. Kasi
sila yung nagko-contribute ng maraming database ng fingerprint. Kung sa Metro Manila, Region 3 and Region 4A or Calabarzon, dito natin unang ilalatag itong ating e-booking system. Hanggang finally, lahat na ng ating mga police stations nationwide ay magkaroon na nito. Alam niyo sa experience ko sa pag-imbestiga, kapitan pa lang ako, nasa CIDG na ako, ay pag pumupunta kami rin sa crime scene, pag nagli-lift ng fingerprint ang crime laboratory noon, parang hindi mo malaman kailan kaya magagamit itong fingerprint na ito. Mm-hmm. Mano-mano itong minamatch sa mga swerte-swerte na lang talaga na makachamba ka na makilala mo yung may-ari ng fingerprint na nakuha mo sa crime scene. Pero dito, malaki ang tsansa. Kasi alam ninyo, halos 800 ang nakukuha natin, na-aresto natin araw-araw buong Pilipinas. Eh kung meron tayong 800 fingerprints ng criminals, di dagdag ng dagdag sa database ito. Tapos meron tayong National Police Clearance na nag-iisa tayo ng halos 15,000 National Police Clearance sa buong Pilipinas. Mm-hmm. Yun lamang eh, nasa 30%+ pa lang enabled natin sa police station. Kung maging 100% enabled ang mga police stations natin pagdating sa National Police Clearance, ay napakarami. Alam niyo 15,000 a day ang nag-a-apply ng police clearance. At yung mga nag-a-apply na ito, kinukuha na natin ng fingerprint na pupunta ito sa database ng forensic group. Kaya ang laki ng possibility na yung mga nalilift namin sa crime scene ng mga fingerprint ay malaki ang chance na malaman natin sino ang may-ari nito. At kung sino man ang may-ari nito, ay malaki ang kinalaman niya sa krimen. Sa krimen, yun. Ganda. Sir, since nabanggit ninyo na yun nga, no, meron tayong 15,000 a day na kumukuha ng National Police Clearance, doon ba sa mga kumukuha, sir, ng clearance, eh meron na tayong natsyempohan na meron palang mga record? At nung nung nakuha yung biometrics nila, na-identify agad? Maganda yung tanong mo, inaanak na Jerome. Kasi mahigit 600 na ang naaresto natin na may warrant of arrest. Kaya pangalan pa lang, malalaman na natin kung may warrant of arrest. How much more kung fingerprint, maikukumpare din natin. Kaya more than 600 na ang nahuli natin sa mga kumuha ng National Police Clearance na meron pa lang existing warrant of arrest. Kaya hinuli natin yun. Mm-hmm. Napakaganda, no, General Cruz. At ito nga po, nabanggit nyo kanina, no, na talagang dahil nga sa, kasi pagkukuha tayo ng sa mga krimen po, di ba, pagka tayo ay nasa mga bahay sa crime scene, talagang ginagano yan. Ito, yes, talagang, oy, nakita na siya. Sinusoko talaga, no? O talagang, yan. So ito talaga, General, sa tingin po ninyo, sa loob po ng ilang buwan, gaano po karami ang ma-solve na krimen natin sa isang buwan po? Halimbawa, kung meron ba tayong ganun pagkataya po ba, General? May mga ganun po tayong pagkatansya? Kung sakasakali mag-fullblast po ito? Wala po pagkatansya na ganun, yung mga probability. Pero mas matataas ang probability, yung chances, na makakasolve tayo ng crime. Kasi at least meron tayong ini-improve na bagay sa ating investigasyon. Kasi kung hindi natin gagawin ito, eh makaluma yung paraan natin. Andiyan na yung technology. Andiyan na, sa harapan na natin, sunggabi na natin, sunggaba na natin. Gawan natin ang paraan upang sa gayon ay talagang maipakita natin na talagang seryoso tayo na magbigyan ng justisya ang mga biktima ng krimen at ang kanilang mga pamilya. Mahirap talaga na mag-solve ng krimen. Minsan, maharap tayo sa blank wall, ika nga. Ang daming mga motibo, pero wala tayong makitang ebidensya. Yung mga ebidensya na testimonial evidence, ito ay physical evidence, at saka yung mga circumstantial evidence, yun yung mga hinahanap natin eh. Ito, physical evidence, mahirap man hanapin, pero pag ito ang nakuha natin at natumbok natin, eh sigurado, kayang patunayan. General, yan ba ang pinaka-importanting evidence na makukuha sa isang crime scene? Isa po ang physical evidence na talagang matibay na ebidensya. Alam mo, yung testimonial evidence, yun yung mga yung mga salaysay ng mga witnesses, kumisan ang nilalabanan ng mga defense lawyer, talagang bibigyan ka ng mahihirap na tanong para hindi mo masagot as witness. Pero yung physical evidence, walang ibang patunay ito kung hindi tunay na talagang
yung taong sinabi nating nag-commit ng crime, eh, siya talaga dahil sa physical evidence, napakatibay ang mga physical evidence natin. Fingerprint, ballistics, DNA, napatunayan na natin yan. Kaya dito pinagyayaman natin ang kagalingan ng Philippine National Police sa pagkuha ng mga physical evidence, sa tamang pagkuha at sa paggamit nito para masigurado natin maparusahan ang mga may kasalanan ng krimen. Okay. Yeah. Sir, eh na-imagine namin na talagang magiging ano no, napakalaking tulong nito sa pagka-solve ng mga kaso no once na fully ma-implement na siya. Pero bukod naman dun sir sa aspeto naman ng kasi nabanggit ninyo nga kanina sa umpisa natin ano yung term na pagpapiano. 'Di ba yan sir, eh gumagamit tayo ng special paper diyan dati. So ngayon, hindi na natin kailangan gumamit ng mga ganun. Tama 'yon, Jerome. Yung special paper, ang tawag nga natin doon, yung 10 print card. Ngayon, kung ganito nga, eh, meron tayong mga fingerprint scanner, hindi na natin ito gagamitin. Pero ang suggestion namin, hindi muna kami bibitaw doon kasi mga hard copies ito. Maganda, malaki, matitipid ng PNP. Pero for the meantime, umpisa pa lamang ito, dapat hindi kami bibitaw dito. Kasi alam niyo, parang ano lang din ito eh. Parang building lang na nilagyan mo ng elevator pero huwag mo alisin yung hagdanan. Kailangan natin. Yeah. So, ganun lang din yun. Na medyo electronic ang dating pero kailangan pa rin natin yung manual. Kasi pag nagloko itong electronics, eh, andyan yung manual. Gagamitin pa rin natin. General, ito maganda nga itong ilulunsad yung e-booking system sa PNP. Yung tanong ko lang po, magkakaroon po ba ng synergistic partnership with the likes of NBI, immigration, at iba pang mga ahensya na gumagawa rin ng ganito para at least magkaroon kasi ng communication. Kasi on personal experience po sa akin po before, kasi yung pangalan ko napaka marami ang kapangalan. Common, no? So pag minsan pag lumalabas ako ng bansa sa immigration, pinipigilan ako kasi marami ang kapangalan na may ganito at ganun. So, magkakaroon po ba ng mas magandang communication between the different agencies? Kasi ito, magandang ilulunsad yung e-booking system eh. So at least, if everybody has it, mas madali po yung proseso. Maganda yan, Robert. At yung interconnection ng ating mga databases, ng mga system sa PNP, sa immigration, sa LTO, at sa ano pa mga ahensya ng gobyerno na gumagamit ng mga ganitong bagay. Sa tingin ko, sa mas nakakataas na level, ang aksyon na yan ganyan. Pero kami, we are open for that. Gusto namin na yung mga nauhuli namin na i-check natin agad sa immigration. Kung may, sa amin, may warrant of arrest kami. May enhanced warrant kami. Alam na namin agad kung ang isang tao may kaso, may existing warrant of arrest. Pero yung about immigration laws, maganda rin sana na makakonnect kami dyan. Yun. General, follow-up question na po. No? Dito naman sa ating aspeto ng krimen sa ating bansa, kamusta na po ang takbo ng ating pong status ng krimen? Ito po, bumaba po ba tayo ngayon sa crime rate, sa especially po sa mga nakawan o sa mga robbery? Ano po ba ang status ngayon na ating pong napag-alaman sa PNP? Donald, alam mo, pangkalahatan, bumaba talaga ang datos ng ating krimen. Okay. Lalo na itong 8 focus crimes. Alam mo, meron tayong binabantayan na 8 focus crimes. Yung murder, yes, homicide, physical injury, robbery, theft, carnapping, motornapping, and even rape. Ang pinakamataas dito, yung theft. Pero karamihan ng theft, alam mo, sa mga period covered na pinag-aaralan natin sa DIDM, ang pinakamataas dito sa walong ito ay theft. Pero karamihan dito ay nasosolve. Kasi yung mga kasong theft na ito, karamihan yung mga shoplifting sa loob ng mga malls, which is arrested naman yung mga suspect dito. Pero sa pag-aaral natin sa statistics ng crime dito sa Pilipinas, medyo nilalamangan na itong walong crimes na to ng ating mga cyber crimes. Marami na ngayon ng mga na-involve sa cyber crime at maraming nabibiktimize na. Kaya itong ating anti-cybercrime group ay pinalakas na natin. Maganda ang kanilang mga kagamitan ngayon. Marami na tayong meron tayong mga regional at provincial offices ng cybercrime group. Kasi nga, kailangan na nating i-address
itong mga krimen na nangyayari about cybercrime. So tama yan, General. Opo, yung mga, alam mo yung nangingikil, yung mga tipong iyahak yung Facebook account mo, tapos magme-message sa inyong mga kaibigan, no? Nangyayari po kasi yan, eh. Parang yun yung siguro maganda po na matutukan din po, no, General, ng ating PNP, no? Yan po talaga ang tinututukan natin ngayon kasi mas mataas na yung mga cyber cases, cybercrime cases against these eight focus crimes na sinabi ko. Okay. Kaya pinag-iibayo namin ng training ng ating mga investigador. Marami, gaya kahapon, we have just finished 3 classes of investigation courses sa ating national headquarters ng PNP. Nung isang araw, galing ako sa General Santos City, sa Police Regional Office 12. Ako rin ang nag-close ng isang class doon. Every week, meron tayong tinatapos na isang course for every region. At ito nga, tinututukan natin ang training ng mga cyber cops natin para mas marami na tayong ma-deploy ng mga police na kayang mag-imbestiga about cyber cases. Okay. Sir, bago namin kayo pakawalan, sasamantalihin na naming tanongin. Ano? Baka sir, meron kayong tips na lang doon sa mga kaservisyo natin na kasi marami sir ang magbabakasyon ngayong Holy Week. Yes. Ba? Oo, Holy Week. Dapat mag-iingat. Yan, ganda tanong yan. Eh, alam mo, Jerome, talagang kumisan, bagamat kailangan natin silang bigyan ng tips, pero kailangan nilang pag-ibayuhin ang kanilang pag-iingat. Alam naman natin na kapag may mga ganitong bakasyon, iiwanan natin yung mga bahay. So sana, meron namang isang miyembro ng pamilya na may iwan. Ano? Hindi naman po natin talaga kayang bantayan lahat sa hindi naman tayo maraming kapulisan sa mga bayan-bayan. Lalong-lalo na doon sa mga subdivision, sa mga lugar na talagang madalas ang mga nakawan. So sana mapagbantay tayo. Huwag na nating iwanan yung ating mga bahay ng mga walang bantay. Tapos mag-ingat tayo sa pagmamaneho. Maraming mga sakuna sa lansangan ngayon dahil maraming volume ng sasakyan. So mabuti sana kung mga damage lang ng mga sasakyan, pero wag sanang may mga nasasaktan sa mga sakuna. Nakakalungkot din kasi talagang imbis na maging masaya yung bakasyon mo, hospital lang pinapatungkuhan. Kaya pag-iingat po tayo sa mga paglalakbay. Masaya po ang pagbabakasyon, pero ito po yung panahon ng pangingilin, Semana Santa, kaya kami po sa aming pamilya talagang iniiwasan din namin magbakasyon kapag Holy Week. Nandun lang po kami sa bahay. Sa bahay na lang. Kami, may panahon naman sa bakasyon. Kaya mas maganda rin na manatili na lang tayo sa bahay. Ayan. Sir, maraming salamat po, General, Major General Eliseo Cruz. Ang General, ang kaservisyo po, ang servisyo program po ay kaagapay ng ating PNP para po sa ating ika nga ay paglutas, pagresolba sa mga krimen sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Major General Eliseo Cruz. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. All right. Yan po si General Cruz. PM Major General Eliseo Cruz ng PNP Directorate for Investigation and Detective Management. Ayan. Okay. Ang dami din tutunan. Doble ingat talaga. Dapat kasi ngayon time din natin. At saka dapat talaga kung aalis tayo ng bahay, dapat meron tayong mga paghahanda. Yes. Isa kasi, alam mo yun, nagpapadlock ng, nakikita yung padlock sa labas. Yes. Wala na palang tao doon. Alam na, walang tao dito. O, di ba? Huwag tayong gumawa ng ikakapahamak natin. Yeah. Isipin din natin na ang mga kriminal ay nag-iisip din yan kung paano makakalusot. Di ba? Nang tama. Anyway, yan po, narinig nyo ang payo ng ating PNP. Ngayon,